Una po, ang pasalamat po kay Lord dahil sinagot niya po yung prayers ko at prayers namin, Diego, na hindi ko ma-explain yung feeling eh. So, ang alam ko, yung pinakamataas na percent ng nararamdaman ko is yung sobrang saya ko. Kasi finally, ang tagal din namin nito, mga 2 years. Tama ba talaga? 2 years namin hintay na parang may times na matutuloy pa ba? Tayo ba yung love team, gano'n, mga doubts. Pero ngayon, nandito na kami, buo na yung casting, lahat, may mga director na, nakikita ko na yung tuloy-tuloy yung proyekto na gagawin namin. Sobrang overwhelmed at saka blessed lang talaga. Yun po, pareho lang ho. To be honest po, kung gusto niya po talaga manaman yung katotohanan. Oo, dapat katotohanan. Hindi ko talaga na-expect na mangyayari to. Hindi ko talaga na-expect na matutuloy to. Hindi ko talaga na-expect na aabot ako dito. Dito sa upuan nito, sa harapan ninyong lahat ngayon. Pero nandito ako ngayon. Well, dahil nga dun sa mga subok. Pagsubok na pinagdaanan ko sa mga nakaraan na mga buwan at taon. Siyempre, mga personal na issue yun. Pero siyempre, sigurado naman, alam niyo naman kung ano yung mga yun. So, nawala lang po yung isip ko sa pag-aantay ng teleserye. Nagulo lang ako ng onte. Pero, I'm very, very happy to be here. I don't know another time that I've been this happy in my life na andito na ako, kasama ko itong mga to. And nakapagsimula na kami, nakita na ba yung trailer namin? Napakaganda. Alam mo yun, parang there's nothing more to be upset about, to be sad about. Ang nakalipas, nakalipas na. Masaya na ako kung nasan ako ngayon. At happy talaga ako na kasama ko itong mga to. I'm good because I'm busy. I'm busy doing what I love. This is my craft. Ito yung puhunan ng buhay namin. Ito yung talagang ginagawa ng isang artista. Magkayod, magsikap para sa sarili, sa pamilya. So, in general, I am very, very good. But if you're talking about the issue that happened in the past, hindi na siya issue sa akin. Kung tinatanong mo kung naayos man o hindi, basta sabihin na lang natin na iwan na lang siya dun sa past. Tapos na yung issue na yun. At ang ginagawa ko ngayon, araw-araw, nagtatrabaho, happy ako sa ginagawa ko. Thank you. Friends who love each other. Ayo! Wow. Galing ng anak ko. Hindi nga, so ano ng relasyon yung dalawa? Kailangan ba lagyan ng label? Oo. Hindi. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan lagyan ng label yung mga yan eh. No? Talaga ba? Ang mga millennials kasi, they don't like labels. Oo. Basta kami nagkakaintindihan kami. Yan naman natin yung mahalaga. Diba? Okay, ganun na lang yun. Okay, sa 2 taon kami nagsama halos araw-araw. Na dahil sa proyektong nito, dahil sa paghahanda ng proyektong nito, at sa... 2 years ba ito in the making? 1.5, mga ganun. Kasi maliban dito, may Bloody Crayons pa kami na magkasama. At movie, pelikula yun. At ganun din, halos araw-araw kami magkasama dahil dun. So, kilala ko na si Sophia ng buong buo. So, yung friendship namin, it's the closest kind of friendship you could have with another person. Ganun na lang yan. If you want a label, yun na po yun. Thank you. Yung status namin po, parehas naman po talaga, mas nagkakaintindihan kami kasi yun yung mas importante ngayon. Kasi parehas namin, gusto yung ginagawa namin, parehas namin, yung pangarap namin, ito, magkaroon ng teleserye. And I'm very happy kasi nandyan siya palagi for me. Yung supporta niya nandyan, naramdaman ko talaga. At sobrang kilala ko na din siya eh. Hindi siya pwede mag-lie sa akin. Mga ganong alam kind niyo of relationship. Ganun. Alam ko talaga. May usapan kami kasi ni Sophia na magtutulungan kaming dalawa. Doesn't have to be a label, walang label. Basta magtutulungan kaming dalawa para abutin yung mga pangarap namin. Eto kami na yun. Gusto ko yung tulong na yun, ha? Kasi di ba gano'n, exclusive ba kayo sa isa't isa? O meron kayo ibang pwede kayo makipag-date or what? Kapag tinanong mo ito sa akin, tatalagin mo na si Sophia. Oo, ako muna. Ako muna.
Wala. Walang wala. Sophia. Wala po.